Totoo nga kaya ang balita dito sa Spin PH na malaki ang posibilidad na ito si George Gallant, ang assistant coach ng San Miguel Beer ngayon na humahawak sa koponan, ay magiging permanent coach na ng San Miguel. Ever since nung mag-takeover itong si Gallant, ay nanalo na ng tatlong sunod na games ang SMB. At ayon dito sa report ng Spin PH, dito sa susunod na game ng San Miguel Beer kontra Meralco Bolts, ito pa rin si George Gallant ang hahawak ng koponan. Siyempre, alam nyo na siguro na itong si Coach Leo Austria ay nasa health and safety protocols kaya ito hindi nagko-coach ngayon. Pero, ang balita, kung tuluyan na maganda magiging performance nito si Gallant, ay baka maging permanent na yung position niya bilang head coach at matanggal si Coach Leo. Siyempre, maraming mga fans ang magsasabi na parang premature naman o masyadong maaga yan. Totoo, tatlong games na yung napanalunan nito si George Gallant. Pero naka 9 championships na ito si Coach Leo Austria, kabilang na yung nakaraan na Philippine Cup kung saan tinalo nila ang TNT Tropang Giga. So medyo maaga pa to para sabihin na mapapalitan talaga si Coach Leo. Siguro titignan ng management kung hanggang saan ang kaya nito si George Gallant. Dahil syempre kung matalo San Miguel Beer sa Meralco o di kaya naman na hindi sila maka-advance sa playoffs, ay baka nga ito si Coach Leo Austria ay ibalik. Pero kung ito si George Gallant ay malayo ang mararating, baka nga siya na maging permanent coach ng San Miguel. Meron pa tayong kailangan isang tandaan dito, itong si George Gallant ay direct hire ni Al Francis Chua at ito ay malapit sa kanya. Samantalang ito si Coach Leo Austria, ang kumuha dyan ay si Ramon Ang at walang kinalaman itong si Al Francis. Kaya si Al Francis Chua ayon dito sa Spin ay mas pinapaboran daw talaga itong si George Gallant. Pero sa bandang huli, ang magdedetermina kung sino magiging coach ng SMB ay yung kanilang performance. Sa wakas at masasabi ng Pinoy, itong si Justin Brownlee. Ito ay pagkatapos aprubahan sa final reading ng House of Representatives. Yung panukalan na ito ay gawing naturalized Filipino at iyan na nga ang nangyari. Sa matagal na panahon, marami ng fans na nagsabi na dapat ito ay ginawa talaga noon pa, lalo na noong kabataan ni Brownlee. Pero mabuti nga at nangyari na rin dahil nakita naman natin sa nilalaro ni Justin ngayon ay kayang-kaya pa rin niya na magpakita ng lakas at consistency. At dahil naturalized na ito si Brownlee, pwedeng-pwede na siya maisama sa Gilas Pilipinas. Ngayon, marami ang nagsasabi na bukod dito kay Brownlee, dapat tignan din natin yung posibilidad na i-naturalize yung ibang mga foreigners na gusto namang magserbisyo at maglaro para sa Gilas. Kabilang na ito si Quincy Miller, Lester Prosper, Miles Powell at itong si Chris McCullough. Of course, hindi naman sabay-sabay yan gagamitin ng Gilas. Hindi naman puro magiging import yung player natin. Ang mangyayari, magpapalit-palit sila sa alitan. Depende kung sinong player ang magiging mas maganda doon sa kamatch-up natin. So, pwede sa first window si Brownlee, sa susunod si McCullough, sa susunod si Miles Powell. Ganun ang pwede natin gawin. So, for example, kung itong si Brownlee matanda na at magretiro, at least meron na tayong naka-ready na pwedeng ipalit sa kanya at hindi na tayo maghihikaos o maghahanap ng kapalit. Dahil sabi nga nila, ang kailangan sa Gilas ay yung long-term planning. Pero masyado pang maaga para pag-usapan yung pagretiro ni Justin Brownlee dahil napakalaki pa rin ang pwede niyang itulong sa Gilas. Makikita naman ninyo na kahit sabihin natin na isa siya sa pinakamatandang import dito sa Governor's Cup, siya pa rin ang kinukonsidera na isa sa pinakamahusay at isa sa mga top contenders pagdating sa best import. At tandaan natin, isa pa siya doon sa pinakamaliit. So kumbaga, sanay si Brownlee na makipaglaban doon sa mga matatangkad na players at babaga yan kapag tayo ay sumabak na sa international competition. Marami ngayong mga fans ng Converge ang hati ang opinion doon sa ginawa nitong si Coach Aldin Ayo na pag-bench pa rin dito kay Quincy Miller. Maraming magsasabi na matagal na yan at bakit hindi sila para makamove on. Ang dahil lang kasi dyan, magkakaroon ito ng epekto doon sa magiging posisyon nila sa playoffs. Dahil for example, kung sakali lang, hindi natin sinasabi mangyayari, pero kung matalo ang Converge dito sa Barangay Ginebra at ang San Miguel ay talunin ng Meralco, ang maghaharap sa quarterfinals ay ang San Miguel Beer at ang Converge. Kung sakaling pinanalo ng Converge yung laban nila dito sa Northport at ginamit ito si Miller, malamang meron na silang twice to beat advantage at ang makakalaban nila, either itong Phoenix o di kaya Northport, na on paper ay hindi kasing lakas ng San Miguel Beer. Kaya marami nga nagsasabi na baka nagkamali ito si Coach Aldin Ayo at baka sa bandang huli yung desisyon na hindi niya gamitin si Miller ay makakasama pa. Pero ang sabi naman ng iba,
tama yung ginawa nito si Coach Aldin Ayo. Unang-una, kailangan i-disiplina yung mga players kahit import pa yan. Pangalawa, kung talagang believe ka doon sa team ng Converge, dapat hindi ka matakot kahit San Miguel Beer ang makakalaban mo. So sa ngayon, tignan natin kung ano mangyayari dito, pero sigurado, magiging napakahalaga ng labanan ng Converge at Barangay Ginebra. At syempre, may factor din dyan yung laban ng Rain or Shine at Magnolia at marami pang posibilidad pagdating doon sa playoffs. Basta ang maliwanag dito, sinabi ng management ng Converge na 100% sinusuportahan nila yung naging desisyon nito si Coach Aldin Ayo na ibangko ito si Quincy Miller. At ngayon, kailangan tignan natin kung ano magiging reaksyon ni Miller doon sa court. Kung siya ba ay mag-move on na rin at maglalaro ng napakahusay niyang game na kilala natin lahat, o baka sumama ang loob niya doon sa ginawa ni Coach Aldin Ayo at bumagsak yung kanyang performance. Malalaman natin yan kapag nagharap na itong Converge at ang Barangay Ginebra at kung naging tama ba yung desisyon ni Coach Aldin Ayo o ito ay naging mali. Karamihan ng atensyon ngayon ay nakafocus dito kung makakapasok sa twice to beat itong Magnolia at Ginebra. At sa panig ng Magnolia, marami silang gustong patunayan dito sa konferensya na ito. Unang-una na dyan syempre ay gusto nilang tanggalin yung imahe na sila ay malakas lang sa umpisa at kinakapos sa bandang huli. Pangalawa dyan, gusto syempre ng mga players nila, particular na ito si Paul Lee, na ipakita sa lahat na kaya nilang mag-deliver pagdating ng playoffs dahil yan nga nagiging patiko sa kanila na sila daw ay malakas lang sa umpisa. Pero sa ngayon sinabi ng Magnolia na handa na silang mag-deliver talaga kahit pa sabihin natin na matindi ang kompetisyon ngayon. Sa panig naman ng coach nila na si Vic Tolero, gusto rin niyang pakita na kahit sabihin man na sila hindi masyadong nakikinabang doon sa mga trades katulad ng Ginebra at San Miguel, ay kaya pa rin nilang mag-compete sa mataas na level. Ang Magnolia ngayon ay kinukonsidera na isa doon sa mga favorites na makapasok ng malalim sa playoffs, pero pagdating sa championship ay usually San Miguel, Ginebra at TNT. Pero dahil wala na ang TNT Tropang Giga, ang mga favorites ngayon ay San Miguel, SMB at itong Bay Area Dragons. At hindi rin natin maya-alis yung Converge dyan syempre. Pero sa Magnolia, sa tingin nila, ayaw nilang ikonsidera o pag-isipan yung mga bagay na yan na nakafocus lang sila na makuha yung twice to beat advantage at talunin itong Rain or Shine ni Last Two Painters. Ang kupuna ni Coach Yang Giao ngayon ay nakikipaglaban sa playoffs at pag nagkataon, magkakadikit-dikit sila ng Phoenix, Northport, Meralco, and Lakes. Baka magkaroon ng playoffs o kaya quotient system yung mga nabanggit na kupunan at yan yung mga gustong iwasan ng Magnolia ngayon. Hindi rin concern ng Magnolia kung sino man ang makakaharap nila sa playoffs. Basta ang importante para sa kanila ay marating nila at makuha yung twice to beat at bahala na kung sino makakalaban nila. At yung performance nila dito sa conference na to magdedetermine din ng future ng prangkisang ito. Happy birthday muna sa ating taga-subaybay na si Jason David at get well soon kay Mary Chris Lim mula kay Hans Fermanejo. Shout out kay Enrico at Presi Angsioko, John Patrick Abrea, Kagawad Katsakino Dukusin, Jason Mendoza, Celino Valles at Jonella Lagon Family, Marlon San Pedro, JJ Sibum, Jay Makatuno, Rico Olarte, Myron Almosa, Ronald Berbosidad, Mazda RX-7, Jordan at John Ray D. Malanta at Sid Maria, Dave Hongoy, Anthony Allen Family, RG Bueno at Dalina Family, Joseph Pineda, Dion Mercado, OG Len Gio at Gia Santillana at Tagle Family, Jose Juntilla, John Cantos, Lenodo Gaitans, Joy Antoralba Travel and Tours, Dexter Domer, Judy Weng, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Brian Andres at Joshua Giray, Espejo at Rosales Family.